Magandang buhay mga kabossing! Nandito na naman ang inyong lingkod para makipagkwentuhan, makipagkomentaryo at makipagbigay reaksyon sa mga, sa ating video na gagawin ngayon. So bago yan, please subscribe and click the notification video para lagi kayong updated sa mga video na ating gagawin. At huwag kalimutan mag-comment, like or dislike, okay lang yan. Okay? Ano ba nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Kung sa huli nating video, ang napag-usapan natin ay mga paraan kung paano malaman na scam ang pinapasok mo. So, apat yung binigay ko doon. Apat lang. Madaling intindihin. Ngayon, meron tayong tatlo. Ano yan? Tatlong pangako. Parang may nahamoy ako, hindi maganda. Mga scammer na dapat nyong tandaan. Especially yung mga investment scam, no? Tatlo yan. So, ito yung pangalawang video natin tungkol sa mga scammer. Okay, ito pala ito. Okay, ito. Alright, tungkol sa mga scammer. So, ito na. So, tatlong pangako na dapat nyong tandaan na lagi nilang sinasabi sa atin. So, ano nga ba yung unang pangako? So, okay. Mataas na kita. Okay. So, yan. Lagi nilang sinasabi yan. Mataas na kita. Kikita ka ng lampas langit. Di ba? Ganon. Parang napaka-imposible naman, no? Kung iisipin mo. Halimbawa, yung binigay mong 5 piso, ikaw nga, sabi ko nga, 5 piso, dodoble ng triple, 4 na doble, ganyan, no? 114%. Hindi totoo yan. Magdalawang isip ka doon. Wala lang, no? Yan. So, kung nga yung mga negosyo, di ba? Isipin nyo na lang, kung yun nga ang mga negosyo, ang mga kita ng mga yan, kokonti rin lang naman. Pero, syempre, kung mataas ang market mo at demanding, in demand ang market na napasok mo, syempre, mataas ang kita. Di ba? Pero legit. Hindi kagaya ng mga scammer, di ba? So, kung makikita mo, pupuhunan ka tapos ganito ang ibibigay na pangako sa iyo na napakalaking taas ng kita, magdalawang isip ka na, mga bossing. Okay? So, kayo ba? Napangakuan na ba kayo? Or na-scam na ba kayo? Kung na-scam na kayo, pwede kayo mag-comment sa video na to. Okay? So, babasahin natin yan. Ang unang mag-comment, hindi totoo yan. Komento, sa shoutout natin sa ating susunod na video. Okay? So, tandaan nyo, number one, mataas na kita. Okay? Yan ang pangakong una. Usually, yan naman talagang pinofront sa atin, eh, no? Kasi, dyan tayo mahina. Di ba? Ayun, tataas ang kita, di ba? Tandaan natin, ang pera ay pinaghihirapan. Di ba? So, kung hindi ka man maghihirap at ganun ang bibigay na pangako sa inyo, magdalawang isip ka, bossing. Okay? So, ano nga ba yung pangalawa? Ito yung pangalawa natin. Once in a lifetime deal. Once in a lifetime deal. Ganyan yan, no? Ngayon lang to. Kasi, itong demand na market ngayon. Ganyan ang mga pagsasalita ng mga yan. Kung minsan, kukuha pa yan ng mga speaker. Di ba? Seminar kuno. Di ba? Ang ganyan yan, eh. So, alam ko yan. Kasi, Na ganyan ako way back bagong graduate ako noon, no? So na-scam din tayo. So once in a lifetime deal ang sabi nila. So yan ang pakatandaan nyo. Okay? So pag sinabi na once in a lifetime deal, oh, dito ka na, bilisan mo, hurry up, no? Kagaya nung sinabi ko kahapon yung paraan kung paano malalaman na scam yan, yung minamadali ka rin, di ba? Minamadali ka, magbigay ka ng pera, once in a lifetime deal to, marami, magpapareserve, yan! Parang may nahamoy ako, hindi maganda. Reservation na yan. Pag narinig mo yung word na i-reserve kita, meron bang legit na business or investment na may reservation? Yan, no? Tandaan nyo yan. Once in a lifetime deal. So, sa pagnenegosyo, sugal lagi yan, no? So, of course, pag nagnegosyo ka, okay, kailangan aralin mo, di ba? So, ayan. Pangatlo, ito ang huli, no? Ito ang huli natin.
garantisadong walang lugi. Okay. Or walang pagkatalo. Meron ba negosyo na ganyan? Yun nga malalaking negosyo, malalaking kumpanya na yan, no? Pag naglabas sila ng produkto, kung hindi nag-click yan, lugi sa kanila yan. Di ba? So isipin nyo na lang yun, no? Walang negosyo na walang lugi or hindi ka magte-take risk. Di ba? Hindi ka susugal. Ika nga ng mga ibang negosyante, ang negosyo ay laging sugal. Di ba? Yan ang tandaan nyo, no? Walang negosyo na hindi natatalo. Tandaan nyo, sa ano ng negosyo, sa lifetime ng isang negosyo, tandaan nyo, may portion doon na malulugi yun. Okay? So, huwag kayong maniwala pag ganun. Okay? So, yan. Tatlo lang yan. Madaling intindihan, di ba? So, para madali nyo ring malaman at matandaan. Di ba? Pag ganyan ang mga pangako sa inyo, okay, lalo na't hindi nyo kilala at hindi ganun, chinek mo yung background, walang background, walang registration, especially, okay, dapat register dyan sa government. Okay? I think DTI ang sa Philippines, no? DTI ang departamento dyan. Tingnan nyo muna at saliksikin nyo ang inyong papasuking investment. Okay? So, tandaan nyo, mga kabossing, walang pinanganak na tanga. Galing yan. Pero, lahat tayo pinanganak na may utak. Gamitin natin yan, magmatsyag, at magsuri muna. Okay? So, tandaan nyo, sa kamote tayo na buhay. Ang buhay, okay, hindi minamadali. Ang pagyaman na hindi minamadali. Okay? So, hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli, tandaan nyo, kayo ang bossing ko. Salamat!